Ito no, mga idol, sa lahat ng mga nanonood sa atin ngayon. No, real talk lang tayo. Real talk lang tayo. Kaya po kayo galit na galit sa akin eh. Kaya po kayo nagagalit sa akin. Kaya kayo nagagalit sa akin dahil sa mga nakikita ninyo at napapanood ninyo sa video. Bakit? Kasi kayo yung una-unang mga taong tinatamaan. Bakit? Ang pinakamasakit kasi na katotohanan is yung ikaw yung tinatamaan. Dahil hindi mo matanggap sa sarili mo na nagkamali ka. Di ba? Bakit? Yung iba nga, yung in-upload naman namin yung mga videos, bakit? Yung mga in-upload naman namin ng mga videos, eh, may mga aral naman kayong napupulot ah. Mayroon kayong aral na mapupulot. Kaya lang ang tanong, kung yung mga video ba na pinanonood ninyo, tinapos nyo? Pangalawa, yung video ba na pinanood ninyo, in-analyze nyo ba? Pangatlo, yung video ba na pinapanood ninyo, nireflect nyo ba sa sarili nyo at kung anong iparating nun sa inyo? Kaya kayo nagagalit eh. Kasi nasanay kayo na manood lang ng mga funny videos. Sunod, pangalawa, dahil nasanay kayo na manood ng mga Pornhub lang, na wala kayong ginawa kundi manonood kayo ng porn, manonood na kayo ng porn. Which is yung porn na yon, yung nakakasira sa mga utak ninyo, kaya maraming rapist eh. Diba? Bakit hindi natin baguhin yung sistema? Ngayon, bakit kayo nagagalit sa akin? Bakit kayo nagagalit? Dahil doon? Dahil hindi nyo matanggap na yun yung totoo na nangyayari talaga? Diba? Ngayon, sa security industry, bakit nagagalit kayo pag mayroong mga ganung mga videos na mga ina-upload? Dahil kasi tinatamaan kayo. Mga kasama, bakit hindi kayo magising at hindi kayo mamulat sa katotohanan na talagang nangyayari at nangyayari yon? Kayo, sa mga dami ding nagko-comment dyan, ang gagaling nyo mag-comment, actually, sa totoo lang. Pag bumira kayo, akala nyo kung sino kayo ng mga magagaling. Bakit magaling ba kayo? Kung magaling kayo, ipatunayan nyo rin. Bakit kayo nagagalit sa akin? Ako, ginagawa ko lang yun. It is because yun yung request ng mga kasama natin at the same time yung mga followers natin at yung mga nagbibigay ng comment na kailangan ito yung mga content namin na gawin. Bakit kayo nagagalit? Dahil isa kayo sa mga tinatamaan or di kayo detachment nyo yung tinatamaan? Hmm? Ngayon, kung mayabang man ako, di ko naman kayo sinasabihan na ano eh, kung yun ang tingin nyo sa akin, ano ngayon kung mayabang ako? O di ba? Tingin nyo lang naman yan sa akin eh. Di ko naman kayo nakasama at di ko kayo kilala at sa mga nagsasabi dyan na kilala nyo ako, niluloko nyo lang yung mga sarili nyo. Dahil hindi ko po kayo kilala. Ngayon, kung kilala nyo man ako, sige, good, okay. No? Kung naiibangan man kayo sa akin, okay, given, walang problema yun doon. Bakit? Ha? May mawawala ba sa akin? Lahat ng mga sasabihin ninyo? Basta ako, ito naman sasabi ko sa inyo, hindi nyo mapipigilan. Nagagawin ko yung mga ganitong mga video. Once na mayroong mga magre-request sa atin, siyempre sa mga followers natin at may mga nagbibigay ng comment, gagawin ko ito, siyempre. Di ba? Ngayon, kayo, kung ayaw nyo, kung natatamaan kayo doon sa mga video, eh di, sorry kayo. Ika nga, bato-bato sa langit, ang tamaan, huwag magalit. Di ba? Yung katotohanan lang po yung atin. Tinamaan kayo doon sa Pirul Padding, tinamaan kayo doon sa mga gwardiya na nakainom, tinamaan kayo doon sa mga bata-bata system, tinamaan kayo doon sa laging pumapasok ng late, nagagalit kayo kasi pinapagalitan ng OIC yung tao niya. Bakit? Sino ba sa inyo dyan yung mga OIC na mapabait-bait sa mga taohan? Yung ganito lang yan, mga kasama. Tulad nung isa, nagbigay pa ng sa 3 types of leadership. Weh, di nga, totoo? Kaya mo bang gawin yon? Yung types of leadership na sinasabi mo, yung dalawa? Yung dogmatic na yon, yung sinasabi mo? Hindi ako naniniwala doon, sir. Sorry to say, no? Huwag tayong magmalinis. Yung totoo lang. Huwag na tayong magpaluko pa sa mga sarili natin, mga kasama. Kaya nga lagi kong sinasabi sa inyo, real talk tayo. Yung makatotohanan. Ngayon, kung maniwala man kayo sa akin, hindi, wala na akong magagawa doon. Bakit ko kayo pipilitin? That is my opinion, mga kasama. No? Kaya kayo nagagalit kasi tinatamaan kayo. Di ba? Kung ikaw mabait ka na officer, ganito lang yan. Kung mabait ka na officer, kakainin kang buhay ng mga tao mo. Okay? Pag magiging mabait ka sa kanila, kakainin kanilang buhay. Lalo na yung mga tao na mayroong mga sinasadalan sa opisina. Lalamunin ka lang ng mga yun, mga sir. Pag mabait-mabait ka, kaysa 3 types of leadership, mga kasama, kailangan mo gamitin yon. Kaya hindi nyo ako pwedeng ano eh. Wala akong pakialam sa inyo kung anong magiging opinion nyo. Ngayon, kung base sa pag-aral nyo, democratic lang kayo, di democratic ka. O kung sa tingin mo laissez-faire ka, di laissez-faire ka lang. Di ba? Kung authoritative ka, di authoritative ka lang sa inyo yun. Basta sa akin, yung tatlo na yon, para sa akin, nandyan sa akin yon. Kasi hindi pwedeng authority lang at hindi pwedeng democratic lang. At hindi rin pwedeng magiging laissez-faire ka. Niluloko niyo yung mga sarili niyo, mga kasama. Huwag na tayong magpaluko sa maling akala natin. At huwag natin ipakita sa ibang tao na akala niyo ang gagaling niyo. Pag nabigay kayo ng comment, akala niyo kung sino kayo. Pag nakabira kayo, akala niyo ang gagaling niyo. Di ba? Magaling pala kayo eh. Di ba?
Ako hindi ko masasabi sa inyo ano to eh. Bakit hindi nyo kasi matanggap na mayroong mga tao nagbibigay ng aral para matuto kayo? At para matuto kayo? At siyempre, para mailan natin yung totoo ng mga nangyayari sa paligid natin ngayon. Hindi nyo matanggap yon. Bakit? Paano kasi gawain nyo? Lalo-lalo na sa payroll padding. Diba? Kasi gawain ninyo eh. Kaya ayaw nyo mailahan. Bakit kailangan pang i-content daw yung mga ganitong pangyayari sa detachment? O bakit? Takot ka? Dahil isa ka sa tinatamaan dahil gawain mo? Bakit ka matakot kung wala ka namang ginagawang masama? Diba? Tapos sinasabi niyo na mayabang. Mayabang? Natural! Pag detachment commander ka, dapat may kunti kang dating, hindi pwedeng wala. Kasi pag papalawsi-lawsi ka, walang mangyayari sa'yo, men. Diba? Kaya nga, snappy ka dapat. Nang sa ganun, yung tingin pa lang ng tao, yung lahat ng mga kakausapin mo, pag sa tingin nilang okay ka manamit, snappy ka, doon pa lang igagalang ka at respeto ka nila. Tingin pa lang nila sa'yo, kung subukan mo magpalawsi-lawsi ka, hindi ka pakikinggan ng mga yan, lalong-lalo na yung mga tao matapong rin. Ngayon, masisisi niyo ba ako? Kung bakit ganun yung pananalita ko? At kung bakit ganun yung mga actuation ko? Sa totoo naman pagkatay, hindi naman ako ganyan eh. Ngayon kung kayo naman, masyado naman kayong judgmental. Huwag ganon. Okay? Ngayon, yung mga naiinggit dyan. Kung naiinggit man kayo, pa-message-message pa kayo sa messenger namin. Sasabihin nyo na bakit din subukan mag-apply sa akin? Pumunta ka dito sa detachment ko para malaman mo. Di ba? Ngayon, ikaw naman, sinasabi ko sa'yo, sir, hindi ko nababanggitin yung pangalan mo. Kung nanonood ka man at makapanood ka ng video na ito. Kung ganyan pala ka-kitted yung utak mo bilang security guard, huwag ka na mag-security guard, sir. Di ba? Magtayo ka ng sarili mong negosyo, magtayo ka ng sarili mong agency para ikaw yung masunod. Para ikaw yung magsabi sa mga tao mo ngayon. Kung security guard ka man, magpasakop ka sa detachment mo. No? Kung sino yung namuno sa'yo. Ngayon, kung hindi ka man security guard, huwag ka na mag-comment na kung ano-ano pa kasi hindi mo naintindihan yung trabaho namin. Trabaho namin na proteksyonan. No? Yung aming mga kliyente. Yun yung trabaho namin at siguraduhin namin yung peace and order. Yes, kung ganito man ako magsalita, ano ngayon? Ganun ako magsalita eh. Diba? Bakit kayo magagalit sa akin? Tandaan niyo po mga kasama, kanya-kanya po tayo ng intention kung paano po natin i-deliver yung mga salita natin. Diba? Ngayon huwag kayo magalit sa akin. Kung ikaw malumanay ka, good. It's good for you. It is because malumanay ka magsalita. Diba? Ang bawat isa sa atin mayroong kanya-kanyang deliberation kung paano natin sabihin yung mga sinasabi natin. Kaya huwag kayo magalit sa akin. Huwag niyo akong usgahan. Diba? Sabi nga sa Biblia, diba? God looketh not in the outside appearance, but God looks in the heart. So very simple. Huwag kayo masyadong judgmental. Magaling kayo, magturo din kayo. Magaling kayo, mag-vlog din kayo. Diba? Kaya nga, security life for me. Security life for me. Ano ba yung security, ang buhay ng security para sa'yo? Ngayon, bakit ka magagalit? Totoo naman ang nangyari sa detachment yan. Totoo ba hindi? Ngayon, kayo nakakaalam yan kung totoo hindi, kung nangyari ba sa property nyo yan o hindi. Doon sa mga pinagjujutihan mo. Ngayon, kung bakanting loti ka, aba, ay, talagang walang magagalit sa'yo at talagang hayahay ka. Diba? Kasi wala ka namang ginagawa. Sorry ko sino sa mga taga-bakanting loti na naka-duty. Sorry, hindi ko kanila lahat. Mayroon lang kasing iba dito na akalam kung sino sila ng mga magaling eh. Ngayon, masasabi ko lang sa inyo, wala akong pakialam kahit na magalit kayo sa akin. Ginagawa ko ito hindi para sa sarili ko. Ginagawa ko ito dahil sa mga tao nagre-request niyan. Okay, at sa mga officer na nagko-comment diyan na hindi maganda, nagalit na galit sa akin. At kini-question yung capability ko, huwag mong subukan. Di ba? At wala akong panahon para patulan ka, sir. Di ba? Kung magaling pala kayo, eh, mag-vlog din kayo. Di ba? Gumawa kayo ng content na inyo, ipaliwanag nyo. Di ba? Ganun lang naman yun. Nagagalit kayo sa akin. Pero sinabi ko kasi tinatamaan kayo. O di kayo, kaya nasapawan kayo. Kaya kayo nagagalit. Di ba? Yan kami, wala kaming pakialam kahit anong lahat na sasabihin ninyo dyan. Kaya kung ito'y nilalabas, kung ano man yung naramdaman ko, it is because masyado kayo nakapanakit. Wala personalan dito. Diba? Ginagawa namin ito tulad sinabi ko sa inyo, hindi para sa amin dahil sa requesto ng mga kasama natin sa security industry na gusto nilang sabihin. Yung mga tao na mayroong karanasan ng detachment nila, nakaranasan doon sa mga nakasalamuan nilang tao, at karanasan kung paano sila api-apihin ang mga tao na sa paligid nila, lalo-lalo na yung mga official nila. Diba? Kaya kayo naman, huwag kayong masyadong judgmental. Okay? Yun, kung gusto nyo, gumawa din kayo ng vlog nyo para at least mailahan nyo din kung ano yung mga totoo. Kung galit kayo sa akin, di punta nyo ako, kusapin nyo ako. Di ba? Para malaman nyo kung ano yung totoo. Huwag nyo kaming usgahan kung ano yung pagkatao meron kami. Yung sinasabi nyo na mag-training kami, ano bang training gusto mo? Ano bang training na gusto mo ipakita namin sa inyo? Sabihin nyo yung species. May bakit ikaw, anong batch ka ba? Kikwestiyonin mo yung capability ko? Kikwestiyonin mo yung credibility ko? Nako, baka ikaw, baguhan ka lang. Di ba? Pero sorry no, sa mga baguhan, no, hindi naman natin nila lahat. Nakakainis lang sa totoo lang. Yung mga kasama natin dyan na masyado kayong pag nakabigay kayo ng comment, akala nyo kung sino kayo. O, di ba? Sasabihin nyo pa, kilala nyo ako. Kilala nyo pala ako eh. O, di ba?
Bakit? Perfecto ka ba? Sorry, no? Sa lahat ng mga nanonood at nakapanood ng aming video. Pasensya na po ako, nagiging emosyonal lang po ako kasi hindi na maganda yung mga nagiging comment ng iba, pinipersonal na nila ako. Okay, walang problema kung doon kayo sa comment section, okay lang yun. Kung sa security like for me naman, dito sa messenger namin, okay lang, pero huwag kayong magbitaw ng kahit anong salita na hindi maganda. Okay? Kaya kung gusto niyo ako makaharap in person, kausapin niyo ako para malaman niyo kung anong pagkatao meron ako. Di ba? At pumunta kayo sa detachment namin, you're welcome. Walang problema para makilala niyo kami ng buo. Bakit na sinabi ko sa inyo, huwag kayong magalit. Trabaho lang to. Diba, part ng vlog namin yan, part yan ng content namin yan, as request ng ating mga kababayan sa security industry na kailangan namin gawin. Huwag kayong magalit sa amin. Ginagawa namin to dahil sa request nila. At sila yung nagiging inspirasyon namin dahil ito yung mga naranasan nila. Ngayon kung hindi ka naman security, aba, huwag ka na mag-commit ng hindi maganda. Diba? Kasi tandaan mo, hindi po lahat na security ganyan yung pag-uugali. Okay? Tandaan niyo po, yung security, mayroon lang pinuprotektahan, mayroon lang kailangang pangalagaan. Okay, magalit sa amin, ginagawa lang namin yung trabaho namin at trabaho namin yan, hindi yung trabaho yun. Tandaan nyo, may kanya-kanya tayong rules and regulation na kailangan sundin. May mga kanya-kanya tayong parameters. Ngayon sa inyo, mayroon kayo, mayroon din kaming amin. So hindi nyo kami pwedeng questionin. Trabaho namin to eh. Taba? Ang gagawin nyo, sumunod kayo. Okay? Dahil wala kayo sa posisyon. Dahil nandito, dito ko sa property namin, kayo sumunod, siyempre. So, ganoon lang po yun. Ang pinapakita ko dun sa video na napapanood ninyo, sana pag-aralin nyo ng mabuti bago kayo musga. At the same time, tatapusin niyo po yung video para mapanood nyo ng mabuti kung anong aral dun. Hindi yung nagagalit lang kayo agad, pinipersonal nyo pa ako, talagang misis nyo ako dito sa messenger namin, sa security light for me, para pirahin ako. Nako, sabi ko po sa inyo mga kasama, hindi ako nakikipagkompetensya dito at hindi po ako nagmamagaling at hindi po ako magaling, kagaya na sinabi ko sa inyo. Yung mga kababayan natin na nagre-request sa atin ng kanila ng mga content na yan, sila po yung aking nagiging inspiration kaya po namin nagawa yan. So maraming salamat po sa inyong lahat at pasensya na po kayo. Mag-ingat po kayo.